Kumusta mga amigo? LeBron James may banat pa sa referee at may sinabi patungkol kay Rui Hachimura. Ang Los Angeles Lakers ay sa wakas nanalo nang walang masyadong kontrobersiya sa score na 123-129 sa isang overtime. Very close din talaga mga amigo ang laban lalo na sa fourth quarter. Nako, talagang nakakakaba. Sa larong ito, bago ulit ang starting lineup ng Los Angeles Lakers kung saan kasama na si Rui Hachimura, Troy Brown Jr., AD, LeBron at Dennis Schroder. Para sa akin, gusto ko ang lineup na ito mga amigo kasi nga malaki nga ang lineup na to at lahat naman ay may kakayahang tumira kahit saan parte ng court. Maganda naman ang outcome mga amigo dahil nagkaroon sila ng magandang run sa first quarter. Kung ako, mas okay pa rin talaga magiging starter itong si Russell Westbrook at siya ang magtimo ng laro. Yun nga lang, huwag tatamaan ng sakit. Yun ay ang panay turnover. This game, nanguna si The King LeBron James with triple-double performance. 28 points, 10 rebounds at 11 assists. Umakyat na si LeBron sa 4th place for most assists in NBA history at nilampasan niya na itong si Steve Nash. Bukod pa dun mga amigo ay 89 points na lang ang kinakailangan ni LeBron James para malampasan si Kareem Abdul-Jabbar sa scoring leader mga amigo. Pwedeng magawa ito ni LeBron sa loob ng 3 laro kung mag-average siya ng 30 points per game mga amigo. Ayon pa kay Kareem Abdul-Jabbar, hawak-hawak niya daw ang record na ito sa loob ng 38 years. Kaya naman, ngayon na maabot na ito ni LeBron James, siya daw ay sobrang excited at magaan ang kanyang loob na maipapasa niya ito sa isang karapat-dapat na tumanggap. Deserve daw ito mga amigo ni LeBron at sana lang daw ay mahawakan ito ni LeBron ng mas matagal pa kaysa nagawa niya. So pwede sa laban nila kontra OKC, ito mangyayari mga amigo sa February 7 at February 8 yan dito sa Pilipinas. Or kung bumaba man sa 30 points ang average ni LeBron James, pwede makuha ito ni LeBron kontra Milwaukee Bucks mga amigo sa February 10 Philippine Time. Yan ay kung hindi magpapahinga si LeBron o tamaan ng injury. At lahat yan mga amigo ay mangyayari nga sa home court mismo ng Los Angeles Lakers. Ayon sa report mga amigo, nagkakahalaga ng $75,000 ang ticket sa laban ng Lakers versus OKC. Kung i-convert natin yan sa Philippine peso mga amigo, yan ay nakakahalaga ng mahigit 4 million pesos mga amigo. Hanep, ganun kamahal ang ticket sa laban na yan mga amigo. Si Anthony Davis naman ay nag-ambag ng 27 points at 9 rebounds. Ito yung number ng duo na talaga nagpapanalo sa laro ng Los Angeles Lakers. Big time din ang kanilang bagong kuha na si Rui Hachimura na gumawa ng 19 points, 9 rebounds at 8 of 12 siya from the field. Kumamada pa ng 2 threes at isang crucial na block na muntikan pang matawagan ng goaltending. Ayon pa nga sa may-ari ng Los Angeles Lakers, special daw ang number ni Rui Hachimura na 28. Ang number 2 mga amigo ay para naman kay Gianna na anak ni Kobe Bryant at ang number 8 ay para naman kay Black Mamba Kobe Bryant. So talagang special ang number ni Rui Hachimura mga amigo. Ayon pa kay LeBron James sa post-interview, very aggressive daw itong si Rui Hachimura simula sa simula ng laro hanggang katapusan. Kailangan doon nilang mag-fit sa team itong si Rui Hachimura mga amigo at kinakailangan doon nilang i-showcase ang talent nito every game. Dagdag pa ni LeBron James, napakaswerte nila na nasa kanila itong si Rui Hachimura. Ayos din itong si Rui Hachimura mga amigo. Alam kung saan po posisyon at talagang kumakamada ng tres kaya hirap din talagang iwan ng bantay. Napakaganda rin ang kanyang jumper sa mid-range mga amigo. Sa overtime mga amigo, ang best player talaga walang iba kundi si Russell Westbrook na all-around ang play mga amigo, mapa-assist man yan or mapa-scoring. Andyan talaga itong si Brody
Sa larong ito, gumawa siya ng 17 points, 6 rebounds at 8 assists. Kung ganito lagi ang laro ni Russell Westbrook, walang duda na mananalo lagi ang Lakers. Nasa 13 seed pa rin mga amigo ang Los Angeles Lakers dito sa Western Conference. At kailangan nila magpatuloy ang panalo mga amigo. Ayon pa kay LeBron James, ang pagkakaiba daw ng laro nila ngayon kontra New York Knicks kaysa sa Boston Celtics ay very self-explanatory mga amigo. Sa laban nila kontra New York Knicks, ang nag-decide ng mga amigo ay ang player. Samantalang sa laban nila kontra Boston Celtics, referee daw ang nag-desisyon mga amigo. So ang nangyari nga daw sa Boston Celtics para kay LeBron ay talagang nakaka-demoralize mga amigo. So ano ang masasabi niyo sa sinabi ni LeBron James?